ka? Sabihin lang! Mauubos ang mga walang hiya sa Pilipinas. Naubos ba? Hindi, no? Dinagdagan nyo pa at dumami pa. Oh, kasi ayun, dumami ang magnanakaw. Lahat ng klase na magnanakaw ngayon nasa Pilipinas. Magnanakaw ng FB, ng account, ng post, ng comment, ng pera, ng karapatan, ng karangalan. Lahat kayo. Pati ganda ninanakaw nyo. Kaputang ina kayo. Ang isipin nyo yung magiging apo nyo. Tatanda, lalaki. Mamumulat sa Pilipinas. Pero anong kamumulatan? Puro kawawaan. Wow. Uulitin ko ha, hindi ako dilaw. Hindi rin ako pula. Hindi rin ako puti. Kayo manggi ako, tang ina mo. Black ka, tangit. Sasabi mo, dilawan ako? Ulul! Ipinos mo, dilawan ako? Tahi mong bulok! Good morning. Ito pa ang iyong magandang mom, Shilan. Ay, Diyos ko, Lord. Nakita niya ba yung video clip? So, what can you say about Nanay Marie? Alam mo, Nay. Tanda mo na. Nanggaganyan ka pa. Pati yung mga magnanakaw ng FB. Kinalaman ba naman ni ano dun? Ni Duterte dun. Choice nila maging magnanakaw. Magnanakaw ng comment. Pati ba comment mo ninanakaw? Ano pa ba yung sinabi mo? Magnanakaw ng ano? Ay, Nay. Magnanakaw ng ganda? Ay, kung ako ang magnanakaw ng iyong ganda, wag na lang. Okay na ako sa mataba kong puka. Diba? Anong problema mo sa mga DDS? Anong problema mo kay Duterte, Nay? Nanay, Nanay Marie, anong problema mo? Hindi ka ba nabigyan ng ayuda? Sumagot ka. Hihintayin ko yung sagot mo na ya. Anong problema mo? Hindi ka dilawan ko, no? Anong gusto mo? Ikaw rin yung nagbabatikos kung sino ang presidente ng Pilipinas. Bakit hindi ba nawala yung mga ibang masasamang loob? Ha? Hindi ba nawala yung mga adik dyan sa inyo? Eh, tanungin mo yung pulis sa inyo, baka hindi hinuli. Kasi, sa palagay ko, out of 100%, 70% ang nawalang adik sa Pilipinas. Kung yung magnanakaw ng ganda at yung ganda ang ninakaw sa'yo, kaya pala pati pangit na ugali mo at masamang bunganga, nakuha mo. Ganyan ba yung gusto mong makita ng mga apo mo, ng mga anak mo, na ugali mo? O binayaran ka din para mag-viral ng ganyan? Nanay Marie, kay tanda mo nanday. Pinapakita mo pa sa mga kaapu-apuhan mo, anong gusto mong mangyari? Ano sabi mo? Ipapamana natin sa mga apu-apo? So, anong gusto mo ipamana sa apo? Yung maraming shabu sa paligid? Yung magulong paligid? Hindi mo ba nakikita yung ganda ng gobyerno ngayon? Unang-una, nasugpo nila yung pinakamalaking kumpanyang hindi nagbabayad ng tax, which is ABS-CBN, na matagal na naluloko sa buong bansa. Second, kahit pa paano, 70% to 80% ng coronavirus hindi na spread. Pangatlo, kahit pa paano, 3 buwan nakasurvive ang mga Pilipino. Dahil sa magandang pagpapatakbo at pagbibigay ng ayuda. Depende na lang ho yan sa barangay nyo kung hindi binigay sa inyo.
Kasalanan ho yan ng barangay nyo, hindi ho kasalanan ng presidente. Kasi lahat ginagawa niya. Yung terror bill law, pinapasa niya. Diba? Para mawala yung terorismo. Yung mga NPA, yung mga pumapatay na NPA ng mga tawag dito, ng mga sundalo, kinukuha nila yung baril ng pamahalaan, kinukuha nila yung mga pananim sa Mindanao. Ayaw nyo ba ng ganon? Yung mga addict sa inyo, yung mga nasa paligid nyo, hindi ba nawala yon? Bakit ganyan kayo magsalita? Bakit puro kayo mura, puro kayo ano? Galit na galit kayo kay Tatay Digong, nagmumura. Eh, ikaw nga simpleng tao ka, wala ka pinag-aralan pa ata. Kung makapagmura ka, ganun-ganun na lang, sa tanda mong yan, sa edad mong yan. Kaya tuloy yung mga ibang Pilipino, tumutulig sa, kasi may mga matatandang ganyan. Mga matatandang walang modo. Sabihin nyo, anong mangyayari sa mga kabataan? Ay, pag ganyan talaga ang leader, yung katulad nyo. Wala talaga akong mangyayari sa Pilipinas. Diba? Wala mangyayari kung puro na lang pagsuway sa pamahalaan ang ginagawa ng bawat isang Pilipino. Diba? Wala ho kayong, wala dapat naninakaw na ganda. Dapat ang nakawin nyo, ikaw dapat magnakaw ka na rin. Magnakaw ka ng magandang ugali para sa iba. Huwag mo ipapamana yan sa mga apo mo, kay pangit tignan. Kahit tanda mo na, kala mo kung sino ka. Kahit tanda mo na, wala ka nang pinagkatandaan. Patinda-tindahan ka pang nalalaman. Baka overpricing ka. Yung mga tumutulig sa pamahalaan, yun yung may mga ginagawang kasalanan eh. Tulad ng pagtitinda ng shabu, pagtitinda ng overfries. Malamang sa malamang tumatandang to, nagtitinda to ng mga overfries. Sino nga ba si Nanay Marie? Taga saan ba si Nanay Marie? Baka may makapagturo sa kanya. Diba? Siguro nasa edad 60 na to eh. Hindi ka dilawan, hindi ka pula, hindi ka puti, kayo manggika. Yes! Tama naman kayo manggika. Pero yung kulay ng budhi mo, kulay itim. Nay. Yung mga katulad nyo, hindi dapat tularan. Hindi dapat tularan ng kahit sino mang kabataan. Kasi nakakahiya. Hindi namin alam kung ano yung pinaglalaban nyo. Paglaban nyo naman yung tama, huwag kayong magbubulag-bulagan sa mali. Sabi nyo, utak tilapia ang mga sumusuporta sa Pangulong Duterte. Ikaw ba? Sino ho ba ang sinusuportahan mo? Anong utak ang meron ka? No? Ito si Mariang Palad eh. Wala ka pong magawa sa sarili mo. So nagbibidyo-bidyo ka rin para sumikat. Sana yung pagsikat nyo yun sa magandang paraan. Huwag yung maninira ng tao, huwag yung magmumura ng ibang tao, huwag yung gagalitin yung ibang tao. Eh kung makapagmura ho kayo, wagas! Pero galit na galit kayo, minsan lang minura ko silensilawan. Yung minura ko silensilawan, galit na galit kayo. Galit na galit saan silensilawan nun, tapos kayo, ganon. Maka po, tiyangin na ka dyan eh. Maka utak tilapia ka? Eh, anong utak meron ho kayo? Eh, baka yung utak na mas matalino pa ho sa inyong unggoy pag sa sinabing mamili kayo ng isang bagay. Baka mamaya, eh, gaganyan-ganyan kayo yung ayuda ng pamahalaan, eh, kuha ng kuha. Oh, huwag kayong kukuha ng gano'n, huwag kayong kukuha ng ayuda kasi galing yung kay Presidente Duterte. Diba? Huwag gano'n. Anong gusto nyo kay yung masusunod? Yung masama yung masusunod? What the fuck? Diba? Kung hindi kayo susunod sa pamahalaan, kung sino man na nakaupo sa pamahalaan, lumayas ho kayo sa Pilipinas. Kasi po, walang karapatan ng isang Pilipinong tumira sa Pilipinas na tumutuligsa sa mga
sa pamahalaan. Gayahin nyo na lang ho yung mga nasa abroad na mga hindi magandang sinasabi. Mga ano eh, sakit lang ho kayo sa utak sa Pilipinas. Yun lang. Sana ho eh, umaba pa ang buhay nyo. At saka sana sagutin mo Nanay Marie. Sino ka nga ba Nanay Marie? Sagutin mo yung sinasabi ko sa'yo. Sino ngayon ang utak daga? Utak tilapia? Utak talangka? Eh, kay tanda-tanda nyo na ho. Wala na ho kayong pinag-aralan. Wala pa kayong tawag dito. Sinasanto. Mahiya ho kayo sa mga anak nyo at saka sa mga kaapu-apuhan nyo. Mahiya kayo sa ugaling meron kayo na yan ang ipapamana nyo sa mga apo nyo. No, Nanay Marie, hinihintay ko yung sagot mo ah.